pag-iisay ng aming mga puso upang Panginoon na sa iyong patuloy pang nanapagdali ng banal mong tugas sa aming mga buhay ay paunawaan namin ang kabayagan ng iyong mga salita. Ilangin ko rin, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang mangusap just as the Bible does most of the talking, Panginoon. Alam namin that you would speak in behalf of your servant. Dilayan ko rin, Panginoon, ang listening ears, receptive heart, and responsive heart, Panginoon, na kami ay will cooperate with the Holy Spirit. And I pray that you would sanctify us through your word. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na patuloy na magpakumbaba sa iyong harapan at hindi ng kapatawaran, Panginoon, ng lahat ng mga pagkukulang at pagkakasala namin sa iyo, Panginoon. Nais namin, Panginoon, ang iyong kapatawaran at ang paglilinis mo, Panginoon, sa aming mga buhay at ang miracle of justification na parang hindi kami nagkasala, Panginoon. Nais ko, Panginoon, lapit sa iyo, Panginoon, ang kapahayagan ng salita ng Diyos sa gabi nito kung saan, Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na mahalin ang iyong salita that we will be doers of the word of God, and it is not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord. I speak, Lord God, the blessings, Lord God, of your perfect peace, Lord God, sa iyong congregation, and even sa mga nasa live, Panginoon, na patuloy na maabot kami, Panginoon, ng presensya mo, Panginoon, at manahan sa aming Panginoon ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At balagod ka, Panginoon, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at magalak ang iyong mabuti kaayos na kalooban ng Diyos. We learn that the words of our mouth and the meditation of our hearts be acceptable in your sight, O Lord, our strength and our idea. In Jesus' mighty name, amen. Ayun nga. So, actually, habang pinag-pray ko itong message nito, tinatanong ko rin ang Panginoon na, Lord, naniniwala ako, just as ito yung binigay mo sa amin ang theme for this month, meron ka rin gustong gawin para sa church. And then, so, ayun nga, nababasa rin ako sa commentary ni, ano pangalan mo? Ay, napagintaan nga dato. It is written, I have made you a father of many nations. God considers Abraham to be our father, the God that Abraham believed in gives life to the dead. Abraham's God also speaks of things that do not exist as if they do exist. So ayan, nakalimutan ko itong translation ito, yung The Passion ba o NIRV. Yung International Reader's Version. So, ayan, at ito naman yung sa magandang balita, Biblia. Ayan, gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. So, parang pagpunta tayo dito sa Book of Hebrews, even sa Book of John, sa Book of Genesis, malalaman natin na sa pamamagitan ng pagsasalita ng Panginoon, diba? Na-create niya yung lahat, diba? He created all that is with His own himself. So, ibig sabihin, bago nga, diba, even nga yung dumampot ang Diyos ng, ano, ng lupa, pero bago niya gawin yung pagdampot ng lupa ngayon, nagsalita man yan, as create man into our image and likeness, diba? So, ibig sabihin, bago yung creation, sinasalita mo na yung Panginoon Diyan. So, parang ganito yun, lumikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Sinasambit niya. So, kaya call it those things which be not as though they were. So, excerpt from Matthew Henry commentary. Sabi niya dyan, the promise was made to Abraham long before the law. It points at Christ, and it refers to the promise, so Genesis chapter 1, verse 3. Indeed, shall all families of the earth be blessed, the lawgiver and God, by showing that every transgressor is exposed to the divine displeasure. And God intended to give men a title to the promised blessings, so He appointed it to be by faith. So, isa nga rin sa nais ng Panginoon na ma-exercise natin through this message ay yung pananampalataya sa kanyang mga pangako. That it might be holy of grace to make it sure to all who were of the like
precious faith with Abraham, whether Jews or Gentiles, praise God, nabanggit yung Gentiles in all ages. Tapos, the justification and the salvation of sinners. Ayan. Imagine, 2,000 years ago, yung ngayon, pinag-pray tayo ng Panginoon sa John 17. Diba, beforehand. Imagine, nag-appear tayo sa panahon na to. Pero 2,000 years ago, pinag-pray na ng Panginoon yung kaligtasan natin. And even at this moment, that the Lord is sitting at the right hand of God, diba? And interceding for us forever. Also, the taking to himself the Gentiles. Diba, ayan na yung isang bagay din na, sabi nga ba, yung sa ano, bagong video ni Perry Stone, ang sabi niya doon, bakit daw hinintay pa ng Panginoon na dumating si Apostle Paul para ipahayag ng rapture? Kasi nga, tinawag ng Panginoon si Apostle Paul para magpahayag sa mga Gentiles. Yeah, so ayun, the taking to himself the Gentiles would not be the people. Hindi naman talaga, di ba? Ang mga pinili talaga ng Diyos, yung chosen niyang mga Hudyo. Pero, nung dumating na si Jesus at tayo ay nanampalataya sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yan, we're a gracious calling of things which are not as though they were. Yan, so nakasama na tayo doon sa papahayagan ng kaligtasan. And this giving of being to things that were done proves that the almighty power of God, the nature and power of Abraham's faith are shown. So hindi ko napapalawigin ng part na yan. Punta tayo sa meron kasi nabanggit dito, di ba, ibig sabihin, yung creation ng Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita niya. Sabi dito, does God create evil? So, tanong ko sa inyo, does God create evil? Tanong ko talaga dati, tuwing nadadaan ako itong chapter na ito, napapaisip ko dyan, parang hindi ko matanggap na, talaga ba? I form the light and create darkness, I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Remember in the year 2020, nung nag-spark yung pandemic, di ba parang question ng mga tao, parang saan galing ito, di ba? So, dito sa verse na to, malaman natin yung difference ng ano ba yung evil of punishment at ano yung evil of sin. So, ang pinag-uusapan kasi dito, yung pagkakagalit ng create evil dyan is the same Hebrew word na ginamit sa tree of knowledge of good and evil. So, medyo may hint na ba kayo? Na di ba, hindi naman yung kaaway yung nag-create ng ano, tree of knowledge of good and evil. Ginamit ang Panginoon yun for testing. Ayun, alala ko lang kung bakit isinali mo itong verse na to. Kasi, kung mapapansin nyo, di ba, dito sa, especially sa music team, o kaya kung saan ministry na involved ako, ayan, nag-DDA ako ng mga tao. And then, bakit ba natin, ba't ba tayo nag-disciplinary action? Trip lang ba? Trip ko lang ba na mag-DA ng mga tao? And I heard a message na parang hindi ko siya mag-construct into words, pero mahalaga na meron tayong tinatawag na testing para sa mga tao. Mahalagang DDA, disciplinary action natin yung mga tao kasi sabi nga, nung nilikha ng Diyos yung mga archangels at walang testing, meron nag-rebelde sa kanya. So, ibig sabihin, nung yung pinakamagandang archangel na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ganun kaganda, diba? Dahil walang testing, nag-rebelde sa kanya. So, by means of disciplinary action, hindi ka natin mahalang yung spiritual discipline ng mga tao, sila ba talaga ay totoo sa Panginoon? Diba? Kung hindi mo ba sila patutugtugin, a-attend pa ba sila ng gawain? Diba? Magpapatuloy pa ba sila sa Panginoon o addict lang silang tumutong mga ganun. So, ibig sabihin, dito sa part na to, I form the light, create darkness, I make peace and create evil, I the Lord do all these things. The difference between the evil of sin and the evil of punishment. Kasi ganito yan, diba? Yung evil of sin, halimbawa, alam natin yung mga crimes, di ba, na ginagawa ng mga tao, yun yung mga karumal-dumal, yun ay evil of sin, di ba? Pwedeng sa udyok ng diablo, o pwede rin, di ba, sa matinding kasamaan ng puso ng isang tao, nagagawa niya yung evil of sin. But on the other, pag sabi natin evil of punishment, example, yung sa, kasi ako binabasa ko ngayon yung Exodus, sabi ko, oh, yung sampung salot, di ba? Sinabi talaga ng Panginoon, prophetically, di ba, kaya Moses, di ba, na sabihin to kay Pharaoh at darating yung mga salot na yan. Kapag hindi, di
Diba? Ibig sabihin, evil of punishment. Kapag hindi mo nilet go ang mga Israelites, ito ang mangyayari sa'yo. Evil of punishment. At ayun, nakababot sa 10 plagues, diba? Sa 10 salot, dahil ayaw ng mag-ano, ayaw ni Pharaoh na palayaan yung mga Israelites. On the other hand, di ba sabi nga, dun sa 10 salot na yun, lahat yun ay mga Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. So, ibig sabihin, yung sinasamba nila, yun yung nagdulot ng salot sa kanila. Kaya ibig sabihin, meron din tinuturo ang Panginoon dun sa evil of punishment. Diba, halimbawa, yung sinabi yun yung panahon ni ano, Jonah, diba? Parang yung pinapaprophesize sa kanya na magsisi yung mga tao, hindi, diba? Sila ay ano, malalagay sa destruction, diba? Pero, kung magsisisa sila, eto na nga. Diba, sa parang it's between blessing or curse, diba? Yun sa, kaya tawag dyan na create evil. Pero, sasabihin ko sa inyo, tungkol naman sa naganap na pandemic for the past 2 years, ito ay man-made sickness, diba? Or disease. So, ibig sabihin, hindi siya galing sa Panginoon. So, doon natin pwede sabihin na evil of sin. Kasi ang intention nila ay talagang bawasan yung mga tao sa buong mundo, which is not the intention of God for human life, diba? So, ang kalooban ng Panginoon ay healing, and more to that is divine health. So, next slide dyan. Ang kasunod ay Exodus 12:39 ito. And it came to pass that at midnight, the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt. Pag pinasa niya ito sa Tagalog, sabi doon, sa halagitnaan ng gabi, yan, pinatay ng Panginoon ang lahat ng panganay. Yan, sa land of Egypt. From the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon and all the firstborn of cattle. So, parang pag dito, may isip mo nga na ano nga kaya, di ba yung sinabi ng Panginoon ng create evil, sinabi niya sa book of Isaiah, pero dito pa lang sa Exodus nangyari yung ganyan. But on the other hand, ito ay hindi mga tao ng Panginoon. Di ba? Yung mga Egyptians, di ba? Yung firstborn ng mga Egyptians, yun yung ano, nas might, di ba? Pero, ayan, so punta tayo sa Exodus 12:13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt. So imagine yung kahalagahan na lagi tayo nagpapalukob ng banal na dugo, that we are redeemed by the blood of the Lamb. Hindi tayo kasali dun sa kapahamakan na yun. Ang sinasabi rin ng verse na to, di ba, na tayong mga nananampalataya sa dugo ni Jesus, kinakailangan na ayun nga, yung application nito in our time, di ba, is yung ginawa ni Jesus sa bus ng Kalbaryo. But then, even up to this moment, ayan, yung sinabi, I will pass over you. Napakahalaga na mag-distinguish natin yung the difference between the evil of punishment and the evil of sin. So, dito sa part na to, kaya lumabas yung tinatawag na Goshen. Diba? Pag sinabi Goshen, walang, ano doon, walang salot doon, walang kahirapan doon. It is a land of plenty. Diba? So, ibig sabihin, ayan din yung gagawin ng Panginoon. Diba? Kasi alam natin na, sabi nga rin nila Periston, diba? We know that the world today has now come to an end. So, maraming naniniwala na proceeding na nga sa tribulation ng mundo. Kaya, maraming nang nangangaral ngayon ang tungkol sa rapture. But then, etong bagay na to, kailangan nga na while we are waiting, dahil alam din natin na maraming din judgment na nangyayari around the globe, at the same time, meron din mga wala sa Panginoon na gumagawa ng kapahamakan sa mga tao. Kaya, napakahalaga that we apply the blood of Jesus. At ayan nga, magpa-pass over sa atin yung mga kapahamakan. Okay, so next, ayan, Jesus taught us to pray for deliverance. Ngayon, di ba, just as yung mga nag-exodus coming from the slavery, tingnan nyo ah, kung ihahalin tulad natin yung Egypt, na doon naging alipin ng kasalanan ang mga Israelitas, tapos nung nag-exodus sila, naging malaya na sila. Meaning to say, kung alam natin yung pagiging, naging captives yung mga Israelites, isipin natin, ang sa buhay natin, yung kasalanan na ganun yung naging senaryo.
hirap na hirap din yung mga Israelitas kasi naanipin sila ng mga Egyptians. Diba? Kung i-analyze natin, pipiliin nyo bang mag-stay sa kasalanan? Tapos, ito yung ino-offer ng Panginoon, pag dumaan ka, diba? Pag tumawid ka dun sa ano, sa yung Exodus na nga ang mga Israelites, nagpunta sila sa liberty, sa freedom. And katulad yung sinabi ko sa umpisa, diba? Yung call it those things which are not as if they exist. So, ibig sabihin, may part na sabi ko, Lord, diba sabi sa Bible, he who has an ear, let him hear what the Spirit of God is saying to the church. So, yung specific na sinasabi ni Holy Spirit dito sa church? And, even though alam ko dito sa fourth dimension na ginuro ni Paul yung dicho, na parang nagkaroon siya ng ang prayer niya ganito, diba? Lord, magligtas ka ng 10,000 tao. Kaya lumaki yung church niya. Tapos, kaya ko lang ang Panginoon magligtas ng 10,000 tao. So, nagdagal niya. Paangat ng paangat yung numbers. Hanggang sa naging 1 million congregation yung sa Korea. And then, parang pag iniisip ko nga, yun yung parang nakikreate, diba? Mula sa salita ng Diyos as sinasabitan daw at yung promise ng Panginoon, sinambit natin sa panalangin. Nagkakaroon ng creative miracles. Nasabi ko, Lord, specifically sa church na to, Lord, ano talaga yung pinapangusap mo sa church na to na dapat yun yung mismo mapanalangin natin. At eto nga, because it is the month of November, ang message talaga ng Panginoon, gusto ng gawin ng Panginoon sa church na to ay deliverance. Because it is very important, yung sabi niya sa Obadiah 1:17, na bakit kailangan natin ng deliverance? Kasi ang kasunod doon, yung kabanalan. Ang kasunod ng kabanalan, possession, mga pagpapala ng Panginoon. So, yung sabihin, gusto man tayong pagpalain ng Panginoon, pero kung yung mga tao ay alipin pa rin ang kasalanan, paano man natanggap? Like, pero naman tayo tao ng mga individual blessing. Pero okay lang ba sa inyo, yung iba naman pinagpapala. Pero yung mga hindi nagsusurrender sa Panginoon, hindi nila maraganasan kung pinutukay na deliverance, holiness, and possession of possession. So, yung sabihin, kinakailangan na maunawaan natin dito sa Matthew 6:13, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. So, ibig sabihin, mismo sa pagtuturo ni Jesus ng panalangin, sinabi na niya, dapat part lang ito ng panalangin natin. Sino, di ba, sino dito at addict sa, syempre walang aamin, di ba? Addict sa paglalaro ng mga mobile games, di ba? It is addiction, evil addiction, na nauubos yung oras mo, at mas marami ka ng oras mo, magiging form of idolatry. So, sabi ng Panginoon sa panalangin, itong ipanalang, pray in this manner, di ba? Kaya sabi, isa sa sinabi dun sa Our Father na prayer, lead us not into temptation. Ano yung mga bagay na very tempting sa buhay ng mga Kristiyano? At kailangan ipanalangin na, Lord, lead us not to temptation that deliver us from evil. So, isa nga sa parang na-observe ko nga dito sa church, di ba? How come may mga nag-aali dito? Parang nakaranas na ng 24 hours na soaking. Ako, hindi ko nga naranasin yun. Eh. Sa kapasakan yung 12 hours, tapos nahayaan lang sila ang mga matapos. Pero, may part kaya sa akin na parang sabi ni Jess, nagmamarvel siya sa mga, parang gulat na gulat siya sa mga taong, yung ang baba ng pananampalataya. Tapos, walang pananampalataya. Kasi, parang nakikita na nila ng evidence ng miracles ni Jesus. Pero, wala pa rin pananampalataya yung mga tao. Now, in this case, in this church, for all this reason, di ba? Parang pag-isipin mo, people are spending 12 hours in the presence of God. People are spending less than 24 hours, di ba, in the presence of God. Kasi walang pagbabago. Di ba? Parang nakapagtaka na lang. Parang totoo bang nag-stay ka sa presence ng Panginoon? Kasi hindi ako naniniwala na kung talagang nag-worship ka sa Panginoon, di ba? Ang sinang, kung sino yung sinasamba natin, maka-transform tayo sa Panginoon. So, ibig sabihin, I do believe that we enter this year, puro tayo pababad sa presence ng Panginoon. Natutunan natin yung Bible addiction, yung prayer addiction, ngayon worship addiction, di ba? Na
lahat tayo, meron tayong kinakaadikan. Ang tanong, lahat tayo may kinakaadikan. Kasi, ang magnificent obsession dapat sa Panginoon. Pero kung adik ka sa babae, adik ka sa lalaki, ang bakit sabihin mo, di ba, adik sa lalaki, adik sa babae, pero totoo, di ba, meron mga tao dito na mas marami silang oras sa mga karelasyon nila. Kaysa bilangin mo yung oras ng pananalangin nila, minsan buong araw niyan, kachat niya isang tao, pero yung prayer niya, sabit na sabit lang. Diba? So, ibig sabihin, yun yung pagdalaan ng oras sa, sa screen, di ba, sa pananood, kung mahilig ka pang manood ng TV, kaya nang nagpaba ng TV sa pananood? Pwede lang doon sa iba na, di ba, live screen, pero sa ano ba, sa cellphone na lang. Ang point nito, mukhang kailangan mo kasing panoorin talaga yung iba para matuto kung mag-Tagalog ng screen. Ayan, so, may ganung part na parang iniisip ko, ano yung mga nililihim natin na addiction, di ba? So, isang bagay yan. Ako, I noticed recently, kasi nga kailangan kong mag-search ng maraming kanta. So, pag nag-start akong mag-download ng kanta, tuloy-tuloy, tapos, ilang oras na ako, nakikinig ng mga ganitong kanta. Pero, gospel naman, di ba, hindi mo lang mag-download ng mga secular songs. Pero, parang isip ko, pag in-measure ko ba yung time na nag-spend ako sa, sa presence ng Panginoon, tapos itong ginugugol ko dito, download. Parang iniisip ko, ano yung mas maraming oras. Tapos, naalala ko parang PH days, I mean, Park Homes days. Ayan. Doon, nung time na yun, adik akong magbasa ng mga sermon. Not knowing, nag-review din ako ng Panginoon na parang nag-release nga sa akin ng Panginoon na lahat ng authors na yan, na nagsulat ng mga libro na yan, mga preachings na yan, baka kayo din ako manood ng mga sermon, ganyan. Pag pinagsama-sama daw, parang ang point nun, kung lahat ng oras na in-spend ko sa pakikilig ng sermon na yun, pagbabas ng sermon na yun, ganyan, inilaan ko sa prayer, kaya ng Panginoon i-reveal sa akin kung ano yung pinakayag niya sa mga word. So parang kung nakakuha niya yung essence, di ba, na parang pwede pala na maging addict pa sa mga, alam mo, banal na bagay na ganito, pero pag sumobra ka dun, kasi tao pa rin yan, di ba? So ibig sabihin, we must spend more time in talagang Word of God, Bible talaga, and even sa pananalangin. So, ito, sabi ko nga din daily, kailangan ko ng deliverance sa sleepless nights. Kasi parang minsan, ang hirap maging productive pag kulang talaga sa Bible. Mga ganun. Tapos, kasi ayan yung mga, sinasabi ko sa inyo yung mga situation na parang pwedeng akala mo, okay pa yung ganitong bagay, pero mali na rin. Kaya, God wants to perform, di ba? Deliverance talaga sa church na to. Also, di ba parang yung sa ano yun yung sinasabi niyang nababalot sa spirit of lust yung ano? Yung parang yung generation ngayon na ilan yung involved sa pornography, di ba? Sad to say, di ba? Inside the church, marami din mga Christians, di ba? Ang involved. Sabi nga, even yung mga pastors na rin sa South Korea, di ba? Parang nauubi sila na di internet na mga ganang pinagkakabalan. And then, ngayon sa dito parang dito. Ayun, di ba, parang mula dun sa pinapalood ng mga tao, napunta na sa part na ginagawa na nila kung ano yung napalood nila. Di ba? At yung sinasabi niya, ang akala nila, something that feels good. Akala nila, okay din. Pero, di ba nga, lahat kasi ito may consequence. Kaya, napakalam ang itanalangin natin ito. Lead us not into temptation that deliver us from evil. So, as you can see, hindi naman natapos yung prayer na yan na evil lang, di ba? Kundi, pagka nagkaroon tayo ng deliverance, ayun nga, alam natin na yung kingdom of God is about righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yung power of the Holy Ghost. Empowering, yung power of the Holy Ghost for us to become like Jesus. At sinasabi niya yung glory, ito na yung highest realm. So, kung merong highest level, kaya tawag nga yung glory. So, ayan, kasi mismo yung light na ng Panginoon ang God siya shine sa atin. Tapos, so, dito naman, speak about the deliverance where from the mystery. Ayan, sige.
tungkol sa deliverance anointing, we know yung Isaiah 10:27. Tungkol yan sa yung anointing na kaya niyang i-set free mga tao from bondage. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Sabi nga, may isang ano, di ba, yung podcast na parang pinag-uusapan nila, ang dami na daw mga worshipers ngayon, ang dami daw mga gospel musicians, di ba? Pero ano daw yung difference, di ba? It is the anointing. Kasi parang yung mga umaawit sa Panginoon, maraming tumutugtog sa Panginoon, pero walang anointing. Ang ibig sabihin, kumanta man sila ng kumanta, tumugtog man sila ng tumugtog, pero hindi nakakapagpalayas ng isang spirito. Diba? Kasi nung si King David, nung tumugtog siya, diba? Nag-depart kay King Saul, yung masamang spirito. So dapat ganun, diba? Dapat umaawin tayo sa Panginoon, tumugtog tayo sa Panginoon, napaparalyze yung mga gawa ng Diablo. So yan, napahalaga nitong pag-uusap ng Panginoon about deliverance anointing that we must have, diba? Kasi personally tayo sa araw-araw, diba? Ano yung mga temptations din na kinakaharap ng mga tao everyday, yung difference between right and wrong spirit. So, magkaroon ng discernment yan. So, napakalaga meron tayong deliverance anointing. After natin ma-delivered, tayo naman yung magpe-pray sa ibang mga tao at sila ay magkakaroon din ng kalayaan. And so, for that reason, di ba nga sabi ka, kapag pinag-pray ka, tapos gumaling ka, meron kang natanggap na healing at meron ka na rin healing anointing. Pag pinag-pray mo yung mga tao may sakit, gagaling sila. Ayan. So, ayun. Next is the prophetic deliverance. Ito naman, di ba? Ito nga yung paulit-ulit kong sinasabi. Mahalaga ang deliverance para sa bawat ilan sa atin. Kasi alam niyo yung na-realize niyo ba yung parang meron talagang gusto i-perform ang Panginoon sa buhay natin. Kasi parang naalala ko kasi nung nandito pa si Mama, parang, alam niyo yung, parang, hindi ko alam kung parang, ang tumal ng mga pagpapala sa buhay namin during that time na, parang wish ko lang parang sana nandito pa si Mama nung nag-flourish na yung mga pagpapala. Pero kasi maliit na simula ay naman talaga yun. But then, kung tutuusin, sa term naman kasi nila Mama, nakaranas na sila ng greatness in the ministry. Sabi nga ng isang taga-Foursquare, nung dumalaw siya sa funeral service ni Mama, sabi niya, kota na daw si Mama sa soul healing. Kasi ang dami na daw tinuruan ng salita ng Diyos. Parang even the last, yung parang last moment ng buhay niya, meron pa nga siyang chinututor, ina-evangelist pa niya. So, ibig sabihin, kumbaga, nakaranas na siya ng greatness. Pero parang sa part lang, parang, ano yung sinasabi niya ng gantong pagpapala, ganun-ganun. Pero, na-realize ko nga rin at the beginning of the ministry. Marami ako mga pinag-pray ng mga material na bagay. Lord, magkaroon kami ng, yung transparency. Ano ba yung tawag? Yung projector na ilalagay ng acid tape. Ganun. Tapos, di ba? Mga ganun. And Lord, magkaroon din kami ng ganyan. Tapos, mula doon, nagkaroon at pag nag-church tour kami, nakisimbang umaga kami sa mga church. Hindi, ano sila yung may LCD sila, ganyan. So, Lord, bigyan mo rin kami ng ganyan. Kasi parang during that time, nasa $2,000 pa yung ganun ako. So, nagkaroon din yung church. Eh, syempre, kailangan din kailangan tatlo. Bibigyan ng Panginoon. Pinagpeto ng Panginoon yung mga instrumento sa church. Diba? Parang pang ilang generation na yan. Tapos, at isa pa, parang during that time, talagang nakaranas nga na parang, uy, nagpa-flourish siya dito ng bagay. Pero parang, Lord, meron pang meron pang something more, parang ganoon. And even at this moment, diba, ano ba yung parang hindi pa natin naranasan dito? Yung magkaroon tayo sa reading church building. Diba? Parang may ganun na, Lord, gusto namin matagot ng pangako sa akin. Ang pangako ay tatlong vans at dalawang buses, diba? So, makakapag-pasyal-pasyal na tayo sa ano, sa Mindanao. Diba nakarating yun doon? Na ibig sabihin lang, kung halimbawa may mga ma-achieve natin yung mga gantong pinangako ng Panginoon sa akin, ibig sabihin, mag-start muna talaga dito sa deliverance, di ba? But upon Mount Zion shall be deliverance and there shall be holiness, di ba? Na
mula nun sa pagiging alipin ng kasalanan, kapag direnounce natin, ibig sabihin, inirepent mo at pinapalayas mo na sa buhay mo, ayaw mo na ng ganyang kasalanan. Anong darating, di ba? Yung infilling of the Holy Spirit. After nung, after natin pa-deliverance, di ba? Ang kasunod, dapat magpa-infilling tayo ng Holy Spirit kasi may pinalayas ng masamang spirito. I'm not saying na, ano ba, possessed ba ng masamang spirito, yung mga Kristiyano. Pero kasi tinatawag na yung, alam niya yung, di ba, yung oppressed and outcast people, di ba? Pag sinabi mga oppression, pwede may mga umaaligid, di ba? Umaaligid na masamang spirito at inuod siya ng isang Kristiyano na gumawa ng mga mali. So dapat yung gano'n, di ba yung sabi nga yung Judas goat? At, tawa ba? Judas goat. Na yung pag meron pang, ay, Jesus. Kapag ang isang tao ay may bitterness, di ba, meron siyang gano'n, parang katabi yung Judas goat. So, parang pag-iisipin niyo, di ba, we don't want that kind. Kaya, pala rin yung deliverance, kung may masamang spirito ng pornography, o maaligid, kung may maaligid na masamang spirito ng sexual immorality, in Jesus' name, we rebuke them and cast them out in the name of Jesus and never come back. At yung taong nag-commit siya ng gano'ng mga kasalanan, i-repent niya, di ba? Para hindi nga babalik yun, tapos yung nag-anak kung empty na itong tao na ito, tapos mag-invite pa ng pitong masamang spirito, di ba? So, nas nagiging malala yung isang tao. Pero, dito nga, maging eye-opener sa atin na kailangan ng mga Kristiyano ng deliverance so that we will not be slave to sin. Diba? Hindi tayo papahirapan ng kasalanan. Yung magsasuffer yung mga tao po ulit sa consequence. Diba? Ayaw natin yan. Kundi after ng deliverance, in feeling of the Holy Spirit, everyday magpa-filled ka ng salita ng Diyos, be filled with the Spirit by praying in the Holy Ghost and the building of the most holy faith. At ano kasunod yan? And the house of Jacob shall possess their possessions. Yung mga nilalot natin, di ba? Na mga katugunan ng Panginoon sa mga panalangin natin yan, we shall possess those possessions. Yeah. Next is, the name of Jesus is deliverance. Ayan. And we shall eat in plenty. Ayan, sabi nga, ito daw yung month of November is a month of plenty for the Christians. And be satisfied and praise the name of the Lord your God that hath dealt wondrously with you. And my people shall never be shaken. Tama ba? Ito yung month of harvest. And then, sunod, and you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else, and my people shall never be ashamed. And it shall come to pass after, Ano daw muna dapat mangyari bago yung outpouring of the Holy Spirit? Pakibalik ulit sa plenty. Yeah. And you shall eat in plenty. So bago yung pinangakong outpouring of the Holy Spirit, kailangan ma-receive na ng church yung supernatural great wealth transfer. Para yung ipan, pag sa pag-boost ng banal na spirit at i-evangelize yung buong mundo, di ba? Dala mo yung kayamanan ng Diyos. Yeah. So, sige. Doon tayo sa, and it shall come to pass afterward, and I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions, and also upon the servants and upon the handmaids in those days will I pour out my spirit, and I will show wonders in the heavens and in the earth, blood and fire and pillars of smoke. The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord has said, and in the remnant whom the Lord shall call. And so, ibig sabihin, yun nga, just as yung pangalan ni Jesus, there's deliverance in the blood of Jesus, but deliverance is the name of the Lord. Salvation is the name of the Lord. So, makikita natin dyan na ipinangako talaga ng Panginoon sa atin to, and that we must pray, di ba, in the name of Jesus, na i-fulfill sa atin ng Panginoon. At yun nga, yung ma-set free talaga tayo sa lahat ng mga, yung parang feeling natin ang hirap mo overcome dito din. Pero sabi nga, nothing is too difficult for the Lord, not by might nor by power, but by my spirit, say the Lord. A biblical warning. Sabi dyan, 1 Timothy 5:22, lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins, keep thyself pure. So ito yung sinasabi dyan, huwag kang mag-lay hands kung walang
leading of the Holy Spirit. Without the authority of the Holy Spirit, pag may millennials ka, example lang, may millennials ka, tapos yung tao pala nagpapamit ng fornication. Kung hindi ka spirit-filled, yung masamang spirito na yun, pwede mag-transfer. And, halimbawa, meron mo ako, ang tawag dito, may Jezebel spirit, di ba? O, basta lang mga layhens, wala namang authority from the Holy Spirit, layhens, yung tao. Mag-transfer lang siya nun. On the other hand, hindi rin dapat basta-basta yung mga ministers of the gospel nag-layhens sa mga tao. Sabi nga sa Amerika, parang pinakatakot nila yung mga nag-layhens sa kanila na pastor. Kasi nga, iba ilan din yung parang nakaranas na ng mga doubtful dads sa babae din yun. Kung halimbawa ang isang pastor, nagpa-commit siya ng adultery, tapos nag-layhens sa mga tao, ano yung pinapasa niya? Diba? Kasi nga, ayan, mismong Bible na nagsabi. So be careful kung sino yung mga nililayhens niyo. Make sure talagang babad kayo sa pananalangin, babad kayo sa salita ng Diyos, because ang sabi niya, no, huwag kang maging partaker of agreements keep thyself pure. Next type sa kagayan, huwag mong ipapato ang agad ng iyong kamay sa sino man itong bigyan ko ng kapangyarihan ng mamahala. And next, ayan, ingatan mo, huwag kang masangkot sa kasalanan ng iba, manatili kang walang duwis. Next naman, ayan, sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. Mayari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o puti. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sino mang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang na tatami, malinis at karapat dapat gamitin ang may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. So, yung last, youthful lust of the flesh. Sa halip ay pagsikapan mong maging matulid, tapat, mapagmahal at mapayapa. Kasama ng mga tao may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang mabuluhang pakikipagtaas sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat nakipag-aaway. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at manilaga. Mahilang niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sangaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisip, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Ayun na yan. I may do a vessel unto others, sanctified, useful for the master, and prepared for every good work. So, sabi nga kayo ba kung makikita kayo ng picture, just on all na kayo, pero madumi pa yung ano, yung picture. Lalagyan mo ba yun ng tubig, tapos doon kayo yung, syempre, dapat mong pabasok. Hindi, pero kung madumi yun, kung madumi yung ginagamit mong picture, di ba dapat binisin mo na lang yan ng tubig, sana yung sabasang malinis din. Parang ganun din, parang isipin nyo kung nag-minister tayo to other people, dapat ganun talaga yung purity. Para pag pinasa natin sa iba, di ba, pure din yung nararanasan nila. So, ayun, yan sa Luke 23:34, kung naalala nyo, nabanggit ko sa OPM, diba, yung tungkol sa, madalas yung mga tao, hindi nila alam na kung ano yung mga ginagawa nilang kasamaan. Yan, kasi, kaya i-include ko rin to, isama lang din dun sa, ano, sa, kumbaga naka-witness ako, na during sa PhD days, ayan, yung mga, may mga lalaki at babaeng dyan, nag-ninja moves, di ba? Magtatabi sila tas pag-dead and right na ano, na yung lay, mag-ilay lang sa kaliwa, yung parang gano'n. Tapos, nakita ko parang yung iba, ginagawang ano to, parang opportunity nila para makatabi nila yung gusto na lang makatabi, ganyan. So, not knowing, kasi may isang babae doon na parang tahimik lang siya, pero ang dami niyang karelasyon at may isang parang nag-reveal na nandun din sa church before. Parang sinabi niya na parang mahusay yan sa parang siguro yung tiyatawag na kissing and petting, parang gano'n yung term niya. And then, not knowing na may mga kasi may mga instances din kasi doon na may kuya, tapos magpapahinap sa babae, ganyan. Ganun-ganun. Tapos, maya-maya sila na yung magkatabi sa prayer time, kaya ililingat sa kaliwat kanan. Wala siyang idea na involved sa ganung
kasalanan yung babae na to. Hanggang sa na-fall siya dun sa tao na yun. Tapos, ayun nga, na-involve na rin siya sa kung ano yung kasalanan. Kumbaga, itong tao na to, minakakilala sa kanya. Tapos, ayun. Basta yung tao na yun, parang manghihinay ka kasi super usay niya sa lahat ng mga instruments, diba? Super, ano siya, magaling siyang mangaral. Alam niyo yung wala pang Glory Morning Prayer before. Pero yung mga music team, 7:30 pa lang din, maaga na sila sa church, sila nag-pray. Parang, hinayang na hinayang ako sa tao na yun kasi parang, ganun lang, parang dahil lang sa babae, wala siya sa Panginoon. Pero parang iniisip ko, isa siya yung parang pwedeng candidate for full-time minister. Ganyan. Marami siyang pwedeng ma-achieve. Yun. At na-witness ko din noong mga panahon na mapanalangin niya siya. Talagang empowered siya with ano, yung team. Kaya lang, ayun na, hindi na-maintain yun. Dahil na, yun na yung sinasabi nga mag-ingat, di ba? Sa mga nilalayads, not knowing, na ano, nalipatan siya ng gano'n. So, ayan, Father, forgive them, for they know not what they do, and they part a disagreement and castle. So, ikaw, ito ko na to. Dumating sa time na super, Lord, kadagalaw dito, naiis na ako, ganyan, ganyan. And then, nung pinaunawa sa akin ng Panginoon, na parang, dahil nga, deliberately, parang sinasadya na niya yung kasalanan, naging parang, wala doon sa part na matalinong tao siya, parang naging foolish ways na yung ginagawa niya. Tapos ayun yung pinaliwala sa akin ng Panginoon na parang huwag kang ma-offend sa tao na yan kasi parang wala na siya sa sarili niya, parang ganun yung term. So ibig sabihin, may ganitong mga situation tayo na offend tayo sa mga tao pero hindi natin alam, wala na pala sila sa sarili nila. Diba? Parang kaya kailangan nga ng deliverance so that they would be set free. Yun na yun sa mga foolish ways, kasi sabi ko pa, consider your ways. But ayun nga, yung sinabi niya sa Bible na people perish because of lack of knowledge. Kaya, napakahalaga, di ba, na ito, tayo ay manalangin talaga ng mighty deliverance para sa church. Para, mawala yung mga offense, di ba, mawala yung mga bitterness and forgiveness, mawala yung mga quarreling. Lahat, kumbaga, ayun nga, ang isang malino na message din ng Panginoon nung nag-overnight prayer meeting tayo. Di ba, parang glory evening prayer pa lang, lahat nagpa-pray na. Kumbaga, ano ba yung pinapronounce na curse ng kaaway against this church? Sabotage na namin in the name of Jesus. Kasi, ayun nga, kumbaga last year, so for the previous years, yung parang pag gantong mga panahon, parang kakaiba yung nararamdaman natin kasi hindi tayo wala. Pero doon na yun sa Jenny Beaver, yung sabi niya na dahil dati siyang witch, di ba? Dati siyang makukulang. Tapos ang sabi niya, ang talagang tradition nila, ito yung parang month of October, magpapupakay na sila para yung sa magdama, gising na gising sila para isumpa lang yung mga tao. And then, so nung nalaman niya lahat, ay nung panahon na makukulang pa lang siya, pero nung biglang nasyaran siya ng gospel, na-convert siya, di ba? Ina-expose niya lahat ng mga kabiliman na nakita niya doon. So, ibig sabihin, ayun nga, dapat, kung if we trace back natin yung month of October, puro soaking. Diba? Yung mga feast-based puro soaking ang ginawa natin sa presence ng Panginoon. Habang ginagawang paninayon ng mga, ano, nasa kabiliman, tayo naman, di ba, nag-a-advance na tayo in the kingdom of God habang pinupuri natin ang Panginoon. The sword of the Spirit is slaying all the enemies in the name of Jesus. Kaya, ayun din, na maging continuous pa rin tayo, di ba? Nasa battle pa rin tayo, kaya continuous pa rin tayo, di ba? Na nandito sa weapon of warfare, through the word of God, through prayer, through worship, and through the blood of Jesus, through the name of Jesus Christ, yan, magkakaroon talaga tayo ng victory. And then, may sinasabi rin dito sa, ayan, some offense are nonsense when those who do it are in foolishness. So, ibig sabihin, ayan nga, na parang, pag-isip ko muna mabuti, mag-offend ba ako? Nasa katinoan ba tong tao na to? O hindi niya alam yung ginagawa niya? Kaya, you would be set free. Diba? Na, kaya ipanalangin natin na ma-deliver din yung mga tao na gumagawa niya. Next is deliverance. So, ito yung mga sekreto para ma-achieve, diba? Matanggap natin. To receive deliverance, ito yung mga dapat natin gawin. I remember nung Bible school days, yung isa sa mga tinuro sa akin, na yung deliverance, pwede rin niyang mangyari habang ipinapahayag yung salita ng Diyos. Imagine,
si Ryan, ano, di ba, si Reinhard Bonking, ano, nangangaral siya sa mga taong salvation. Salvation yung pinapangaral niya, pero nasisigawan na yung mga tao na gumagaling na sila. By ibig sabihin, nag-deliverance talaga mula din sa, ano, sa pangaral ng salita ng Diyos. The Spirit of the Lord God is upon him because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. Ano ko sunod? He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all the poor. Ano mangyayari? To appoint unto them that mourn in Zion. So mula dun sa, to give unto them beauty for ashes, di ba? The oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of friendliness. So ayun na nga, pinagkaloob ng Panginoon yung beauty, yung oil of joy, yung garment of praise, di ba? Dapat i-rebuke natin yan, the spirit of heaviness, I cast off in the name of Jesus and never come back. Yeah, yung spirit of weariness, parang feeling ko lagi pagod ka, di ba? Yeah, i-rebuke yan, i-rebuke the spirit of weariness and never come back in Jesus' name. Yeah, that they might be called the trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. So yung start lang sa inanoyin tayo ng Panginoon para ipangaral ang kanyang mga salita. At ito yung mga ina-perform. And in the whole chapter of Isaiah 61, makita natin, di ba, yung I will greatly rejoice in the Lord, my soul shall be joyful in our God. Deliver us by worshiping the Lord. Ito yung huwag tayong palaro-laro sa ano. Yun yung sabi nila, di ba, may mga natutulog habang ano, habang nag- mga may mga binding and loosing dito, ganyan. Mas maganda talaga. Ako, pag kailangan ko talaga matulog, exit talaga ako. Tapos, kung wala ko isang oras ko, balik ulit nila. Tapos, ano, ay, ayaw kong tulugan yung, ano, yung presence of God. Diba? So, magandang, ano, talagang, hindi yung, ano, basta marami ako nakakitang ganyan na ginagawa ang part-time pagtulog. Pagkatapos tumuntog, tutulog na siya, ganyan. Pag-ising niya, todo bigay ulit siya pa ngayon. Pero parang may para sa akin na ano, hindi ganun yun. Parang kung magbabag tayo sa presence of God, iyan ka talaga natin yung sarili natin. So, deliverance by worshiping the Lord. Psalm 32 verse 7. Thou art my hiding place, thou shalt preserve me from trouble, thou shalt compass me about with songs of deliverance. Ayan. So, sabi dyan, the song of deliverance, may mga inaawit tayo pag blood of Jesus, talagang pay attention, di ba? Kasi talagang nililinis tayo ng dugo ni Jesus, nagkakaroon ng power for us to be changed. Ayan. And then also, Revelations 4:11. Ito kasi yung, di ba, yung pinaka-purpose ng Panginoon sa pagkakalikha sa atin. Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and are created. Hindi pleasure natin, di ba? Although sabi nga, serving the Lord is not a pressure, but a pleasure. Pero ang pinakamalisip natin, ginagawa natin itong pag-aawitan sa Panginoon, pagtugtog sa Panginoon, for God's pleasure, di ba? Hindi yung parang magyabang ka dyan, na ang galing mong tumugtog, di ba? Ang ganda ng boses mo, hindi ganun. Kundi it is for the pleasure of God that He created us. And then, deliverance by binding and loosing, casting out demons. Matthew 16, verse 19. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So, yun nga yung sinasabi ng warfare in the second heavens. Meron kasing paliwanag at paliwanag si ano, Vlad Samchuk, na mas mabisa nga daw talagang pagka-cast out. Yung halimbawa, may mga case kasi talaga na may pinagpe-pray ka personally na mga nire-rebuke mo. Ba, nahirapan ka mag-pray. Diba? At alam namang maghintay ka pa ng mga taong ano, magka-cast out. So, i-rebuke mo na, diba? Spirit of destruction, may cast out in the name of Jesus, never come back in Jesus' name. Tapos, ipagpe-pray mo naman kung ano yung, ano, Lord, send your abiding anointing, diba? That I may stay in the presence of God. Holy Spirit, quicken me, diba? But it is the spirit that quickeneth the body. So mga ganyan. And then, ang point kasi nito, di ba, na ang sense, may term sila of God's sonship, na kung gusto daw talaga natin na maging powerful yung deliverance, di ba, sa isang bansa, kailangan simulan natin sa mga tahanan natin na i-share sa kanyang word of God. Kasi the deliverance in imparting the word of God,
Kapag tinanggap nila yung salita ng Diyos, edi dadaya sa kanila yung masamang spirito, di ba? Pag pinag-blame sa sila, dadaya sa masamang spirito, mga gano'n. So, the more we evangelize, di ba, our country, di ba, the more na magkakaroon ng, ano, ng paglaya sa mga masamang spirito yung bansang Pilipinas, di ba? So, ayan yung isang dapat na i-manage din natin na talagang maging tayo, mapag-spread of the Word of God because they shall be delivered by the power of the Word of God. And ayan, sabi din sa Matthew 16 verses 15 to 20, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. So, together, dun sa pag in the preaching of the gospel, nagfa-follow, di ba? And sabi dyan, and these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. So ito, dun sa pagpangaral ng salita ng Diyos, magta-take place then yung miracles, signs, and wonders. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. And they went forth and preached everywhere the Lord, working with them, and confirming the word with signs following. So this must be restored, di ba? Nasa pagbabahagi natin ang salita ng Diyos, may tayo pa sa mission house. Nag-i-care lang. Pagtapak niya daw dun sa pinaka-pintuan pa lang ng, ano, ng church, ng mission house, gumaling na agad yung injured na paan niya. Mga ganun. So, ibig sabihin, the more na talagang ipapangaral natin yung salita ng Diyos, the power of God is manifesting in the lives of people. Kaya iba yung, di ba yung Apostle Catherine 3? Di ba? Parang sa part, parang daily lang talaga siya, ano, talagang nag-stay sa presence ng Panginoon. Kaya pag nakita mo, pag narinig mo yung mga content ng, ano, ng mga message niya, minsan parang familiar na sa'yo. Pero sa mga unbelievers, syempre hindi. So, ibig sabihin, ganun pa lang yung mga simplified pa lang yung mga sinasabi niya, pero lumalayas na yung mga masamang spirito. Kasi ang sipag din niya talaga ng pag-aral ng salita ng Diyos. Ang sipag din siya na lumabas, kumbaot. Diba, dati may building sila. Tapos ang sinabi sa kanya ng Panginoon, doon ka sa park. Tapos, nung lumabas siya sa park, maatin mga tao, dalawang tao, limang tao. Pero naging faithful lang siya sa ganun. Hanggang naman na isang time, may 300 na nagumatay. Tapos, kung ayun, mga nag-testimony yung mga yun na, meron, ano, lumayas ka ng mga masamang spirito. Ngayon, hindi-invite siya sa iba't ibang bansa, di ba? Para lang palayasin yung masamang spirito, di ba? Parang pag-iisipin niyo, ganito kasi, di ba? Merong audacity, may willingness. And at the same time, kasi calling naman talaga niyo yung tungkol sa deliverance ministry. Kaya, parang pag-iisipin nga namin, ito yung time, di ba? Na, ang lagi nga siya sabi, revival is now. Di ba? Kaya sabi niya, revival is now. Kaya, talaga siya. So, ibig sabihin, ganun din sa, ano, sa bawat kaya sa atin, i-discover natin, ano talaga yung pinapagawa ng Panginoon sa bawat kaya sa atin. And then, yun, the Lord working with us and confirm the word with signs following. And then, nakalimutan ko palalagay deliverance by prayer. Pero it's na-mention ko na kasi kanina yung verse. Diba? Sabi ni Jesus nga, lead us not into temptation, but deliver us from evil. So, pamamagitan ng pananalangin natin, diba? Alam natin na personally, tayo ay nagkakaroon din ng deliverance, diba? Self-deliverance. Kapag sick tayo ng sick sa Panginoon, may sinabi, although there are circumstances na nangyari sa YH days, pero may isang pastora kami na encounter doon, tapos nakasama namin sa prayer mountain. Sabi niya, kahit daw nung pray mo sa mga tao ng deliverance, dapat manggaling sa kanila yung desire na gusto nilang ma-delivered, di ba? Sabi nga rin, kasi kailang bendingin, marami daw gumagaling sa healing ministry nila, pero nakasakit ko nila. Kasi nga, after ng healing, after ng deliverance, dapat magpa-infill talaga sila with the Holy Spirit. Diba? Sa ako nga nabawa, meron silang mga kinain, na yun yung dahilan kung ba't sila nagkasakot ng nilang kainin niyo, di ba? Kung may pinasuko sa'yo ang Panginoon na tao, at nagkasala, di ba, nagkasala ka dahil sa tao na yun, pinasuko sa'yo ng Panginoon, kung nang balikan. Di ba? Talagang isurrender na talaga sa Panginoon at isipin mo yung katayo
kaluluwa mo sa Panginoon. Kaya ayan yung isang bagay na dapat i-work out natin. First of deliverance, di ba? Kaka-pray natin, darating sa tayo, parang alam natin na mga chains are broken. Di ba? At alam mo yung difference ng Egypt, di ba? To the land of promise. Na hindi ka nahihirap, hindi ka nag-strive, di ba? Kundi nagtatrive ka sa presence ng Panginoon. And this is actually my heart for the church. Na sabi ko sa Panginoon, the Lord, ano, talagang maging dealing kami sumuko sa iyo. Sabi ba dun sa, ano, sa Apostle Catherine Great Ministry, bago niya, ano, palayasin yung mga spirito, sabi niya muna, nakamay, di ba? Is there, parang, are there things you need to renounce? Imamay niya. Tapos biglang, dire-diretso, ipa-confess ng tao kung ano yung mga kasalanan na gusto niyang lumaya siya, di ba? Parang, ano, kung ano ba yung mga nararanasan nila, parang mga demonic spirit na na-encounter nila. Yan, i-ano nila, i-renounce nila. Yung pagsabi ng renunciation, di ba, tatalik word mo talaga. Tapos i-confess mo by, ano, by repentance, di ba, na ayaw mo na yan sa buhay mo. Ganun. So, ganun din, itong gabi na to, let it be a powerful night, di ba? Na, Lord, bigyan mo kami ng personal deliverance. Hindi kami maghihintay ng mga foreign missionaries para magkaroon kami ng deliverance. Si Jesus, His name is deliverance. Kaya, ano, i-work out natin, di ba, na sa gabi ito talaga, makaranas tayo talaga na, kasi mula nun sa paglaya, di ba, paglaya sa pagiging alipin ng kasalanan, then, may mga teachings nga rin sila na ang deliverance talaga ay for the church. Dahil alam natin na nasa warfare pa rin tayo, may mga pain pa rin yung mga kaaway na para mag-mahina yung mga Kristiyano, mawili sa kasalanan, we need deliverance from sin. And then, so, dito sa part na to, I really encourage each and every one of us na talagang i-desire na natin to make it right with God. Kasi bukod sa maikli na yung buhay, di ba? Maikli na rin yung panahon. Every moment, makikipagkita na tayo sa Panginoon. Why not i-work out natin yung relationship natin kay Jesus? I'm not saying these things para i-recall yung mga pagkakamali, kasalanan ng mga tao. Concern ako, paano tayo bawat isa na harap sa Panginoon at tatanggapin tayo sa buhay na walang hanggan. So, sa prayer application natin, sabi ng John 8:31-36, then said Jesus to those Jews which believe on Him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Yes. Salita ng Diyos tayo ay dalaya. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed in the name of Jesus. And so, dahil, ayun nga, ang pangalan ni Jesus ay freedom din, so tayo ay pinalaya niya. 2 Corinthians 3:17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, alam niyo, yung Mission House days, parang may mga ano doon, may prayer warrior coming 4 hours in Sunday afternoon. Talaga yung mga matinding mga marero, come out, in Jesus name, ba? Magsisigaw pa yung mga tao para mag-binding and loose, magpalayas mo sa mga spirito. Which is at some point, di ba, parang meron din parang something new. Girl. Pero alam niyo yung Apostle Catherine, Apostle Catherine Creed, sinasabi lang niya, spirit of laziness at the count of 3, 1, 2, 3, para ano, you will go, para you will depart in Jesus name. So, ganun mga ganun lang, parang kalmado lang siya. Pero, ang dami, ano, alam na, iniisip ko nga rin sa Mission House Day, sa mga nanginginig yung mga kamay namin. Yun. Tapos, nakakita mo, sa presence of God, yung mga tao sa paligid po, yung mga nade-deliver, sa mga nanginginig yung kamay nila, ibig sabihin, ang hindi talaga ng power of God. Kaya, no evil shall remain outstanding. So, hindi makapag-stay yung mga demons, naglalayasan sila. At the count of 3, di ba, deliverance yung nangyayari, di ba? Kaya, at the count of 3, receive fire, receive anointing, ganyan. Doon, at the count of 3, 1, 2, 3, yun na, lumayas na yung mas mga spirit. Pero doon yung napanood ko na, ano, parang yung batang, ano ba siya, parang may pagka-autism, parang autistic yung bata. Tapos yun yung pinalayas niya. So, parang bumalik sa senses yung bata, yung pinalayas yung spirit of autism. So, ibig sabihin, ito yan, now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Diba, let us be honest with the Lord sa gabi nito.
ano talaga yung bumababag sa puso ng bawat isa? Ano yung mga kabigatan na meron dyan sa puso ng bawat isa na kailangan nang isurrender? Let us have that personal altar sa Panginoon. Lay it down at the feet of Jesus Christ. Yeah. That's what this altar is for. You don't have to carry those burdens anymore. There's a light in the darkness. There's a love that's true. Jesus is waiting. He is waiting there for you. Go quickly now before they close the door. And you can give those burdens to the Lord. That's what this altar is for. So, katulad ng ginawa natin ng OPM, I ask, as I close in prayer, pag ano lang tayo muna, siguro mga 5 minutes praying in the Holy Ghost, let us invite the presence of God na habang nagpo-proceed tayo sa closing prayer, tayo yung bawat isa ay nag-unite tayo sa panalangin sa Lord. Hallelujah.